Since na dito naman sa Malolos, city naman to ng mga food tripan, hindi na kami magluluto. Kami ay bibili na lang ng mga pagkain dito sa food yard ba to? Kung tawagin? So ganito po dito sa amin sa Malolos, kabaligtaran ng buhay natin sa Nueva Vizcaya. Pero paminsan-minsan, masarap din na papunta sa ganito. Balikan natin yung usan tayo, nagtagal talaga. Parang break lang ng ating sobrang katahimikan kasi minsan, kailangan din natin yung ganito. What's up? Ito yung epektos natin. Huwag mong papakita sa iba, ha? Baka makita nila. Oo. Pero ipakita mo na. Baka ma... double-sided tape. Magbabawas mo na ako ng hangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailan mo ba gusto? Monday. Ikaw ba ala kung kailan mo gusto? Oh, nang umaga? Oo. Oh. Para makapagpahinga pa, no? Dito tayo sa bahay ni Mamen. Hindi naman kami magkapit-bahay na magkapit-bahay. Yung layo ng bahay namin ni Mamen, malayo Lakarin, malapit mo to rin. Ganun lang yung aming distansya dito sa Dakila. Mga 3 minutes lang pag naka-motor. Mga 15 minutes pag lakad. So ganda, magdala ng sasakyan. Oo, oh, yun na lang. Choir Jazz Master. Gundo? So what's the point in all of this if you will never change? Ikaw na muna magsasoft drinks, ikaw na rin muna magkakanin. Diet. Diet. Mag-diet na ako, malapit ng bumiyahe. Kasi nararamdaman ko na yung bigat ng katawan ko. Tsaka ikaw naman, kahit kumain ka ng marami, parang hindi ka naman tumataba eh. Bicol Express ni Tita. Pwede ba bang makita si Tita sa vlog? Hindi mo pa napapakilala si Tita, di ba? Mama mo. Mama! Tara lang po. Ayan, ito nga pala ang aking mama. Ang aking mapagmahal na mama. Nakagaya ng bungangwa ni Nanay Priya. Mga hungaw! Samahan niyo muna ako sa mga Lakarin natin ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kasi yung pagbaban life natin, once na umalis na tayo ng Luzon, talagang solve-solve kayo sa pagbaban life and camping natin. Huwag kayong mag-alala. Ano pong nilagay niyo po dito, Tita? Ang sarap. Di ba dalawang pigayong niyog? Bigyan sa kalanga bawang, sibuyas, gili. Samahan niyo muna ako sa mga preparasyon ko bago ako pumunta ng Mindanao. Kahit walang pasok, oo. May ano talaga, dapat maagaw gumigil. Yes, kailangan kasi habit yun. Gawin mong habit sa katawan mo. Then afterwards, makitas ng trabaho, saka ka mamahinga. Kasi nga, ipapagawa natin na ipapa-food wrap natin siya at bibihisan siya ng bagong mukha. Kaya natin siya hinatid dito sa Bulacan. Masipag na ako. Bali isang araw na bago na ako na po mag-uurong. Abas, nagtakatingin na kami tatlo. Oh, dati hindi. Ngayon, sa lutoan yan. Nagluluto po yan! Kanin? Dapat lang matuto ka, kanin man lang. Para kahit na itlog na binabaw sa kanin, kumain ka. Samahan niyo muna ako mag-asikaso ng mga kailangan nating gawin bago ang lahat ng pagbiyahe natin ng malayo. As long na matapos yung wrapping, babiyahe na ako pa Mindanao. Tuloy tayo sa mga errands natin ngayon. Ilang araw lang din ako magsistay sa Nueva Vizcaya. Babalik din ako dito agad kasi nga kailangan kong lumipad papuntang Cebu. May 3 days akong trip going to Cebu kasama ang Suzuki Philippines. Hey bro! Sabi ko next time, gusto kong sumali, gusto kong ma-experience. Kaya ngayon kasama natin yung Suzuki Philippines. Pupunta kami ng Cebu para gawin yung event na yun. Pero kasali ako. Yan! Hindi na ako yung mag-video-video doon ng event, kundi ako mismo yung mag-experience ng motor na sasali tayo sa patipira ng gasolina. Hindi yung pabilisan, patipira ng nakukonsume gasolina. Kunwari, sa loob ng 100 kilometers, kung sino yung may pinaka maraming gasolinang natira, siya yung mananalo. Sali tayo! Hinahanap lang ako na stickeran eh.
nag-wrap ng sasakyan. Dapat dun tayo bandang Quezon City magpapagawa. Eh kaso nung nalaman ko na napakahaba ng araw ng pila, eh ba't pa tayo pipila ng mahaba? Wasting time is wasting life, you know? Rapping with Werlu. Hi! Hi! Hello po, sir! Sa inyo po to? Sa inyo po to? Good morning! Yung magpa-coasting muna tayo kasi hindi rin biro ang magpa-rock ng buong sasakyan. Maraming magaling sa paggawa ng ganitong kasi mga bagay-bagay. Hindi lang yung mga sikat. Mas gusto ko pa naman sinusuportahan yung mga hindi pa masyado. Pero dito sa Bulacan kilala to. Repainted na siya eh. Ito, kakapagawa ko lang din ito kasi nga nalubog. Okay, let's go! Pupunta na tayo ng convention center. Kasama ko ang aking anak na si Hana. Ayan, magka-camping tayo doon. Yeah, mamen! Ayan, see you, mamen! Hello, mamen! Yes! General! Itong ganap na to, itong event na to, is sinet namin to. Hindi naman talaga sobrang bonggang event to na tipong ano lang to, tambay lang kasama ang mga sumusuporta sa atin. Biglaan lang din to kasi bihira lang naman kami makauwi ng Malolos. Mula 5 p.m. to 10 p.m. mamayang gabi, ay wala tayong ibang gagawin kundi tumambay lang sa Malolos Convention Center kasama yung mga supporters natin. At pagdating naman sa pagkain namin, eh hindi ko alam kasi hindi naman parang camping ang gagawin, eh magtatambay lang tayo. And since na ang Malolos Convention Center, eh dayuhin to ng mga mahilig mag food trip dahil kapag gabi dito ay marami talagang pwedeng kainan. So malamang ang mangyayari nito is bibili na lang kami ng mga makakain namin, tapos dadali na lang namin sa mga camper vans namin, tapos doon na lang kami kakain. At syempre meron din akong stickers para sa lahat. Hey boy! Uy! Apakadami naman yan! Sa inyo yung nakakatakot tumanggap! Taga. Bago gusto kasamihin muna, bago natin tanggapin. Makakawa muna! Oo, makakawa muna. Taas kamay! Ako! Pangalan? Si Julius. Si Julius, na mayroong pasalubong. Mayroong pasalubong. Na chicharon. Na chicharon. Na kailanman. Na kailanman. Ay hindi isusumbat. Sa amin. Joke na, joke na! Ito na! Bro, salamat po ah. Napakadabing chicharon, maraming salamat po. Hindi po namin ito hiningi, pasalubong po sa amin ito. Pang sasakyan. Ay, ito po rin. Yay! Ito bro. Ito bro, kaya bro. Salamat. I love camping. No. Dadating, aalis, dadating, aalis. Eh kami, eh parang camping na talaga yung ginagawa namin. Ang tawag dito sa camping na to, general? Meow! Since na dito naman sa Malolos, eh city naman to ng mga food tripan, eh hindi na kami magluluto. Kami ay bibili na lang ng mga pagkain dito sa food yard ba to? Kung tawagin? Hello bro. Punta ka dun bro! Yeah, pwede mag-picture! O tara! So ganito po dito sa amin sa Malolos. Kabaliktaran ng buhay natin sa Nueva Vizcaya. Pero paminsan-minsan masarap din na papunta sa ganito. Balikan natin yung kusan tayo, nagtagal talaga. Parang break lang ng ating sobrang katahimikan kasi minsan kailangan din natin yung ganito. Gusto mo ba? Kumakain ka ng ganito? Gusto ko matry ito. Hindi ka naman po Thailander. Sige, try ko. Hindi ko alam na may ganito pa crickets na kinakain sa Thailand. Hindi mo already. Ngayon na makakatiyo ng ganito. Exotic food. Alam mo.
Mad surprise. Let's go. Misis ko. Anak ko. Sino po yung laging mad? Hello po. Nice meeting you po. Order tayo ng fries. Ikaw na bahala. Sige po. Ano pong mga flavor? Meron po tayong cheese, sour cream, barbecue. Ikaw na din bahala. Kasi para naman sa lahat. Sige po. In fairness na, namiss ko rin yung kaguluhan ng Malolos ah. Sa van lang kami talaga tutulog pag bagyo kami. Ah, nag-van life din kayo? Eh, kami ka parang car camping. Parang ganun lang. Pagkapalik kami ng bagyo, tanggal lahat ang utuan. Lahat yan, nagkakasa kami. Mad fries, punta nyo kapag nasa Malolos Convention Center kayo ng gabi. Kain po! Ito mga ano to, mga pika-pika. Nagulat ako, tinan nyo to. Oh. Kinabukasan nung kaganapan nating kagabi ay ito na yon. Spend time naman ako ng oras para sa aking baby girl. Magka-camping-camping kami somewhere sa Palayan. Gusto ko munang magpasalamat sa lahat-lahat ng mga sumusuporta kay Boy First Time at sa mga kaibigan ko na ayun, ramdam na ramdam namin kagabi yung suporta at pagmamahal nyo na kahit gaano kalayo yung ating pupuntahan ay naliligaw tayo. Dito na nga sa likod ng bahay na naliligaw pa tayo. Ramdam na ramdam namin yung effort at suporta ninyo sa amin kagabi. Kasi yung iba is hindi lang mga taga Bulacan, talagang malalayo mga pinanggalingan. Kaya doon pa lang ay kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang suporta ninyo sa inyong Boy First Time. At syempre yung mga kaibigan ko, eh, maraming salamat at sinusuportahan nyo rin sila. Ang aming goal dito ay pare-pareho lang namang para makapagpahinga, kumalma. Yun na yung goal namin ngayon eh, na turuan ng mga tao na matutong magbigay ng time para makaiwas sa stress ba sa pamamagitan ng pagka-camping. Marami kami nakausap kagabi, hindi naman majority pero parang ang laman ng kwentuhan namin is kabisihan ng buhay. Gusto rin nila makapagpahinga. Eh kami bilang mahal namin yung pagka-camping, eh tinuturuan namin, ginaguide namin sila na mag-camping namin sila. Ma-impluensyahan natin sila na hindi lang sila magpakain ba sa stress, kundi maghanap din sila or magkaroon din sila ng time para sa mga sarili nila. Marami nang dumadaan kasi oras na para mag-jogging. Itong lugar na to eh tambayan talaga namin to dati. Hindi pa tayo vlogger noon. Bisikleta pa lang ang pinagkakaabalahan namin. Eh talagang tambayan namin itong lugar na to. Nak, mainit ang panahon. Anong gusto mo? Coke float. Coke float. Request niya 'yan. Eh gagawa tayo ng Coke float mo. Ah. Dalawa tayo. Kainit dito sa Bulacan. Hindi ko maintindihan yung panahon. Madilim, tapos hindi naman bumabagsak yung ulan. Laging tayong pawis. Ito yung Coke. Diba, dalawa? Ah. Malamig to. Malamig yan. Ayun, gusto ko muna magpasalamat kay I Love Camping na kagabi after the event eh naregaluhan nila ako ng isang Helvetica cooler. Ito yung high-end na cooler na kahit ilang araw talaga ang lumipas eh yellow pa rin yung yellow yung nilagay. Eh ito eh hindi ko alam kung bakit nila ako binigyan eh. Pero maraming salamat. Nahihiya din naman akong hindi tanggapin kasi ayoko naman maging rude sa kanila na tumatanggi ako sa mga regalo nila sa akin, pero for the record, eh, yan ay naregalo nila sa akin. Hindi ko yan hiningi. Nagkakaroon kasi kami ng trauma sa mga bigay-bigay na ganyan.
Since nababiyahe nga ako ng Mindanao, eh kailangan ko ng malamig na tubig, lagayan ng mga lulutuing mga ulam, eh kailangan ko daw yan. Yan ay kusang loob niyang binigay sa atin kasi nga nagbabiyahe daw tayo at kailangan natin yan. Eh sana, kasi bibili ako ng ref na pwede kong ikabit dito sa sasakyan habang tayo ay umaandar, eh umaandar yung maliit na refrigerator. Eh kaso, bibili na nga rin sana ako, eh kaso binigyan tayo ng kaibigan natin, si I Love Camping, eh di saka na, gamitin na. Yan na lang, galing sa kaibigan, eh di yan na ang gamitin natin. Masaya din naman sila makita nilang ginagamit natin yung mga regalo nila. Yan ay kusang loob binigay sa akin, hindi ko yun nangyay, for the record. Okay, anong unang ilalagay sa Coke float? Ano? Coke. Tapos? Ice cream. Bakit? Kasi Coke float ang tawag. Mas nauna yung Coke kaysa nung sana. Ang init ng panahon. Dapat nga magdududles kami dito. Eh kaso, yung panahon, eh hindi talaga mawari. Talagang pawisan talaga. Tayo naman ngayon ang naninibago. Kasi nga, ingin ang mga batang to. Eh kasi nga, naninibago rin tayo kasi nga yung panahon natin sa Nueva Vizcaya eh malamig. Pagdating dito, simpleng init lang, hulas na tayo. Kaya magpapalamig lang kami dito ni Hanang Hot para ma-refresh din kami. Ito rin yung banding-banding namin dalawa. Since na wala rin namang pasok yung anak ko, eh dito muna kami tatambay hanggang mamayang patakip silim. Napakasarap balikan yung mga lugar dati na alam mo yun, yung nagsisimula ka, tambayan mo. Marami na nagbago sa lugar na to. Pero dati yung mga vlogs ko dito, nagsisimula ako na, ay thank you nak. Thank you. Diba? paikot-ikot lang dito yung pagbablog ko. Especially nung pandemic. Saan yung kutsara na yan, anak? Nung pandemic, dito lang umiikot ang mundo ko dito sa napakalawak na palayan na to. Kaya sobrang memorable sa akin itong lugar na to na anytime may matatakbuhan ako o kami na pwede naming tambayan para gawin yung mga bagay-bagay na merong pagkailangan namin ng katahimikan at mag-relax. Sarap ah. Parang walang pinagkaiba sa Coke float ng blip. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit na tumagal man tayo, ilang taon na nakalipas simula nung nagbo-vlog tayo eh. Hindi ko kakalimutan yung mga taong nandyan sa akin nung simula. At yung mga lugar na kung saan eh, yun yung mga tinatambayan ko noon. Nung mga panahon na nagsisimula tayo sa YouTube. Para kasi yung YouTube kasi parang yun ay naging mundo ng personal kong buhay. Lahat na nilalagay ko sa YouTube kaya imposibleng hindi ako makilalang lubusan ng mga taong simula't simula pa na hindi nila makilala si Boy first time at kung ano yung nangyari sa buhay ko, kung ano yung mga pinagdaanan, ano yung mga success ng buhay at failures ng buhay ni Boy first time, eh nasubaybayan yun ng mga naunang mga first timers. At ako ay natutuwa na masarap. At ako ay natutuwa na hanggang ngayon eh tulad kagabi nagparealize sa akin na ang totoo mga first timers pala talaga ay kahit anong gawin ni Boy P sa buhay dito natin sa pag YouTube eh andyan lang sila para sumuporta, manood, nakipagsabayan kay Boy P, mag-relax na habang ako ay nag-enjoy ako sa mundo ko sa vlogging ngayon ay yung mga first timers din naman ay nag-enjoy din sa mga kanya-kanya lang mga bahay habang pinapanood yung vlogs natin. Nagbabasa ako ng mga comment section, lahat yan binabasa ko at yung iba clear naman na alam nila yung goal ko kung bakit tayo sa Nueva Vizcaya. Gusto ko din naman bigyan ng linaw
na lahat ng mga pangyayari na ginagawa na to sa buhay ko is hindi ko to gagawin kung hindi dahil sa pangarap ko sa pamilya ko, special sa anak ko. Lahat-lahat ng mga nangyayari, yung pagbabago ng buhay ko from motovlogging to pagbavan life is lahat yan sila, alam nila. Lahat yan in-explain ko sa kanila at naiintindihan nila yan. Kaya lagi kong sinasabi sa vlog na every time na nalalayo ako sa pamilya ko, lalo na kay Hannah, is lahat yan ay merong dahilan. Alam niya ang goal ng daddy niya para sa aming lahat, lalo na para sa kanya. Kaya huwag kayong mag-alala kasi umaalis ako na hindi masama ang loob niyan. Di, kasi di ako umuwi naman kayo. Pero naiintindihan mo naman kung bakit. O diba? Pero... Sanay na po ako siya sa Philippine loop. Sanay na siya. Kasi since na tanggap naman niya na talaga na yun talaga ang trabaho ng tatay niya. At kapag hindi ko yung ginawa, yung mga bagay na ganito, hindi ko sila mabibigyan ng maayos na buhay, ng maayos na naibibigay ko yung mga pangangailangan nila. Yun ang sakripisyo ko bilang tatay ng tahanan na kapalit ng naipoprovide ko yung kailangan ng pamilya ko, ng anak ko, eh yun yung kapalit. Kailangan kong nasa malayo ako kasi yun yung nagiging source o paraan para ma-provide ko lahat-lahat ng mga pangailangan namin. Lahat-lahat yan may dahilan. Hindi lang basta ako gumagala. Lahat ng mga plano ko sa buhay, hindi ko yan dinidesisyonan mag-isa. Laging kaakibat palagi sila every time na gumagawa ako ng isang hakbang sa buhay. Hakbang na para sa pamilya, sa kahit kakabuti ng aming lahat. Yan, sana nasagot ko na yung tanong ng mga iba na kung bakit hindi na lang daw ako umuwi at gusto ko daw na lang i-apply yung mga sinasabi ko sa sarili ko. Yan yung dahilan ko kung bakit ako laging gumabiyahe. Lahat yan merong kabuluhan, lahat yan may dahilan, at lahat yan eh nandahil gusto kong maging maayos ang buhay ng aking pamilya at anak. Kaya sinasakripisyo ko na maging malayo sa kanila. Pero may make sure ko naman na kahit na malayo ako sa kanila, eh nagki-keep in touch ako. At may mga time na nami-miss ko talaga. Pero wala akong magawa. Kailangan ako yung haligi ng tahanan eh. Isang responsibilidad ng isang lalaki ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng pamilya. Kung ginagawa mo yun, ginagawa mo yung mga sakripisyo na ginagawa ni Boy First Time, gusto kong malaman mo na isa kang responsableng